So we'll proceed now sa ating Sunday school lesson. This will be the third part ng ating series sa ating Sunday school. By the way, no, baka may mga visitors kami dito. This is not intended na nagkaroon kami ng lesson because this is a lesson na matagal na namin pinag-aaralan, naka-schedule ang mga ito. So we hope na if you have a different persuasion, please know that this was intended for our church, and I hope na makinabang tayo lahat dito sa ating lesson. Our title would be Word-Centered Worship. At alam natin ngayon, no, Father's Day, at kinikilala yung contribution na mga tatay sa kanilang mga individual na mga pamilya o sa kanilang mga ginagawa. But you know, kung may isipin akong fathers, ang aking kinikilala every June is our three people actually. They are John MacArthur, Charles Spurgeon, and Jose Rizal. Because they were all born on June 19. At nagbe-birthday sila, ang tatlong ito, and they're formidable characters, and yung kanilang contribution sa kasaysayan, sa kanilang mga fields, but more so, lalo na sila John MacArthur at sila Charles Spurgeon sa kanilang family. They have bequeathed a legacy na pwede nating sundin. Pagdating naman sa Reformation, ang maganda na susundin natin na legacy nila is their legacy on worship. Ang Reformation, kilala siya sa high theology, doctrine of election, predestination. Pero alam nyo, ang lahat ng culminating doctrines na yan ay mapupunta sa fifth sola, which is Soli Deo Gloria. At ang main emphasis nila is not Soli Deo Gloria lamang sa buong buhay, but more primarily sa worship service, which is sa pagsamba sa Panginoon. Ang sabi ng mga reformers, when they come together and worship God, they worship, they think of the glory of God. Soli Deo Gloria. God's glory alone. Kaya sa ating pag-aaralan ngayon, titingnan natin na sa pag-worship, part ng pag-glorify natin sa Diyos is that there is, in worship service, hindi lahat pwede natin pakialaman. There is such thing as province of God na hindi natin titignan. Siguro nagtataka kayo bakit Exodus 20 verse 4, parang patungkol to sa idolatry. Sabi doon is, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Bakit naman yan ang text about idolatry yan? Pero alam nyo, ang Ten Commandments, kung titingnan nyo, lalo na yung first four, which are related sa relationship natin sa Diyos, the first commandment teaches us who to worship. Sinasabi niya, sino ba ang dapat nating sambahin? At sinasabi niya is, thou shalt not have no other gods before me. So, kinikilala na si Yahweh ng Israel ang siyang ating sasambahin. Sa commandment number 2, ang tanong na sinasagot niya is actually, kung si Yahweh, at ito yung description o ito yung identity ng Diyos na sasambahin natin, the next question is, how should we worship this God? So if we have established who to worship, the second question to establish, how do we worship this God? And commandment number 2 answers that. And the answer is, of course, you shall not make graven image. So therefore, sa ating pagsamba sa Diyos, mayroong paraan. Hindi tayo basta-basta pwedeng lumapit because this is something na siya ang nag-designate. Kaya naman sa ating pinag-aaralan is God's presence. Sinabi natin, this is the main reason why we biblically regulate our worship. Anong ibig ko sabihin dito? Eh, sinabi natin na ang promise ng presence ng Diyos sa Old Testament, pinangako ni Jesus kapag nag-gather ang kanyang church. So which means, ang pinakamahalagang issue actually is yung presensya ng Diyos. Yung Shekinah glory sa temple, nandyan na ngayon sa temple sa New Testament, which is the church. And we have the presence of God whenever we gather to worship Him. Therefore, that is the main reason bakit regulated. In other words, hindi lang natin pwedeng gawin basta-basta yung mga ginagawa natin dito. So therefore, if God's presence is the main reason, therefore, we don't create the atmosphere of worship. The presence of God does.
At sinabi natin, this is the reward of worship. Hindi yung mga gagawa tayo ng fire, ng something na very spectacular para makuha natin yung makapakiramdaman natin, yung presensya ng Diyos. No, we believe the presence of God is already there. At ang reward ng worship ay siya mismo. And then therefore, we don't seek to perform. What we do is we respond in reverence. So this is the appropriate response. Kaya isa sa maganda sa RPW or Regulative Principle of Worship ng Reform is this is one of the best tools that can cultivate reverence in worship. You know, I've been in worship services na habang kumakanta, nagdadaldalan, nakatayo na lahat, nagkikipagkwentuhan at kung ano-ano yung mga sinasabi. And then even in preaching, nakikipagkwentuhan. I've been in that. In fact, even some in pastors' conferences or mga Bible conferences, nakita natin yun, no? Whenever there is worship, nagkakaroon ng ganong practice na very pangit talagang tingnan, no? Pero pag meron kang RPW, you're conscious na this is the worship of God. You have to do your best to really cultivate reverence in worship. Now, proceeding sa ating pinag-aaralan, the New Covenant Public Worship. Ang sinasabi natin dito is when Christ died at ito na yung church. Ano ngayon? Ang nangyari sa worship? We all know, ang worship is meron sa Garden of Eden and then sa tabernacle, sa tent nila sa wilderness, then napunta sa temple. Nung pagdating sa New Testament, sabi ni Jesus, you destroy this temple, I will raise it up in 3 days, which means ang gathering na would be sa Kanya. And the people will worship Him in spirit and in truth. So therefore, RPW is not a doctrine conceived out of fear for the spectacular. Huwag nating isipin, ayaw nyo lang masyadong, hindi nyo kami katulad na medyo masiyahin, ayaw nyo lang ng mga innovations, no. Actually, ang RPW is what you call a theological deduction or theological byproduct. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa theology ng Reform na may ganito silang pananaw sa Christ event, pati yung area of worship na apektuhan. So in other words, result ito. It is a theological byproduct of the Christ event in the area of worship. Diba sabi ni Jesus sa Samaritan woman, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Alam niyo ang context dito, sabi ni nung Samaritan woman, ay tinuro kami, dito kami sumasamba. Sabi ni Jesus, you know woman, there will come a time na hindi na dyan magsasamba. So in other words, sinasabi ni Christ kapag dumating na yung new covenant na yon, which is alam na natin ngayon na yun ang kamatayan niya at yung resurrection niya, magsisimula na yung gathering na hindi na kailangan parang Mecca na pupunta ka physically sa isang lugar, pwede na mag-gather at ang presence ng Diyos nandoon. So which means ang Christ event, sa area ng worship, hindi na siya maraming mga ritual, kundi nandun na yung fulfillment stage. Kaya nga, ito ay puwersado ng mga prescriptions and examples found in the New Testament. That the point is the coming of Christ as fulfillment of Old Testament types, shadows, and prophecies transform the new worship of the new covenant Christians despite being steeped in Judaism. Huwag niyong isipin, no? Ay, mahirap kami mag-adjust. Tradisyon na namin, ganito yung sa worship. Kung may mga tao na mahirap mag-adjust sa worship, these were the Jews. For thousands of years, they were taught na ganito ang ginagawa, ang pagsamba. Pero pagdating ni Kristo sa New Covenant, sa New Testament, biglang nagpalit at nag-iba ang kanilang pagsamba. Simply because, hindi ito parang ayaw na namin ng dati, no? Ayaw nga nilang lumipat doon kasi yun yung kanilang nakasanayan at yun ang alam nilang tama. But because of that opening, pinaliwanagan sila ng Diyos patungkol sa fulfillment ni Christ. Siya pala yung picture ng tinatawag na yung types and shadows, yung mga hayop na inaalay. Kung ito na pala, tapos na yung pag-aalay, anong gagawin ngayon? Diba? Kumbaga, magkakaroon na ngayon ng parang open. Hindi na pa sikreto, hindi na pa mysterious, simple at straightforward. Kaya naman sa ating pag-aaralan, ang pagsamba ngayon sa bagong tipan at sa bagong sa New Covenant is kailangan may simplicity ngayon ni Christ.
Hindi na tayo katulad ng Old Testament na maraming mga simbolo o kaya naman maraming mga misteryo na nakabalot kasi hindi pa nahayag. Diba? Ang Old Testament is New Testament concealed and the New Testament is the Old Testament revealed. So, sinabi niya dyan, yung ginagawa nila sa templo, sa Old Testament, parang anino. At pag yung anino, kailangan mo yun, tinetrace mo dahil wala pa yung substance. Pero pag dumating na yung substance, hindi ka na magpo-focus sa anino kung paano hindi ka nagpo-focus sa scaffolding pag gawa na yung bahay. Kailangan mo yung scaffolding pag hindi pa tapos yung bahay, si Kristo yung bahay. Si Kristo yung substance. Nung dumating na siya, aalisin mo yung mga bagay na yun. Kaya nga, di ba, ang ating worship sa New Testament, hindi sacerdotal. Anong reliyon ang alam nyo na nag-embrace ng sacerdotal worship? Roman Catholic Church, di ba? May mga insenso, yung pompous na pag-entrance ng pare, may altar pa, meron pang confession booth kasi kailangan ng mediator. Pero tayo, di ba, sa Protestant Church, diretso tayo sa Panginoon. May priesthood of all believers tayo, di ba? So, therefore, since the new covenant is the unveiling of the old, worship now should not be clouded by symbolism, liturgical rituals, and not be characterized by pomp. Actually, tanggap ito ng maraming mga pastors. Ang problema lang, ang nagiging application is lagi sa theology. Ang sinasabi natin, pati dapat sa worship, it should affect yung ating worship. Because of Christ, we are all now allowed to enter the Holy of Holies of God's presence. That is Old Testament, di ka pwedeng makapasok sa templo, di ka pwedeng makapasok sa Holy of Holies, may priest lang doon. Diba? So therefore, ngayon sa New Testament, ang presensya ng Diyos ay nandito na, pwede na tayong pumasok, nandiyon na tayo, pasok na tayo. Not because of the pastor, not because of you, but because of the Lord Jesus Christ. E tingnan nyo yung Hebrews 12, napakaganda ng text na ito. Sabi niya sa verse 12, 22 to 24, "But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, to the sprinkled blood that speaks of a better word than the blood of Abel." Ang context po niyan, sinasabi niya, ang mga Jewish people noon, para lang ma-worship nila yung Diyos, kailangan nila si Moses. Nakiusap pa nga sila kay Moses. Sabi lang, "Moses, nakakatakot ang Diyos. Nanginginig kami. Pwede ikaw na lang makipag-usap sa kanya para sa amin." Pumayag sila. Pero sabi niya, kayong mga bagong tipan, new believers, sabi niya, Hebrews, kahit nakascattered kayo ngayon, kayong mga pinipersecute kayo, once na nag-gather kayo, sabi niya, "You have come to Mount Zion." Yung Mount Zion is Jerusalem. Sabi niya, wala kayo ngayon sa Jerusalem, but you have come to Mount Zion whenever you worship together. Alam nyo, yung sophistication ng Grace Community Church, ang mga magagandang mga sanctuary ngayon sa buong mundo, at yung mga nasa anghel, katulad lang natin sila ngayon na kasama yung presensya ng Diyos. Tandaan natin yon, because it is the presence of God that really matters. Hindi yung mas maganda yung orchestra nila, yung choir nila, or ganun. What is more important is the presence of God. Kaya nga, di ba, yun yung una. Pangalawa, centrality of Christ. Eh kung si Jesus, di ba si Jesus ang singular theme ng buong Bible. Si Jesus sa Old Testament, makikita natin siya sa Psalms, sa lahat. So therefore, pag sa worship, pag pinreach mo yung Bible, you are actually preaching Jesus. So kaya nga dapat sa pag-worship natin, sa pag-preach, si Jesus ang pinapangaral, hindi ang sino man. Tingnan niyo sa Titus 1:1-3. "Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth which accords with godliness in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began and at the proper time manifested in His word through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior." Pinangako niya daw noon, matutupad ngayon, at ano, ang paraan para mangyari yon is His word will be manifested through preaching. At si Jesus Christ yan. Kaya alam nyo, every element of worship must help and contribute to the ministry of the word, not hinder it. Kung si Jesus ang gusto nating itanyag, lahat dapat ng gagawin natin sa worship, makakatulong, no? Pumunta doon na si Kristo ang
maluluwalhati. Yung ministry ng word matutulungan, hindi maghihinder. Kaya we do not find, no, na parang nakakatuwa na makita na si Kristo ang gusto mong itaas, pero ang laman lahat ng sermon is yung pagiging magaling ng isang tao o kung sino mang leader. Eh, ayaw natin yon kasi hindi yon ang tamang paraan ng pagsamba. In fact, pati yung music natin, eh, kung masyado na itong, alam nyo yun, parang nagpi-please sa ating mga flesh, eh, hindi natin ito gusto. We want na ma-encourage at mag-build up sa ganon. Lahat, pati yung prayer natin. Gusto nyo ba may mag-pray dito? At pag nag-pray siya, 20 minutes nagpi-pray, eh, mawawalan ng time yung preaching. Kailangan yung central ay yung ministry ng word. Dapat nakakatulong, hindi nakakahinder. Hindi aagawin yung atensyon o magkakaroon ng ganong pag-aaway between those people na nagli-lead dito. Diba? Ayun sabi ni Robert Godfrey sa Here We Stand, evangelicals must re-examine the ways in which they have changed the traditional elements of worship. Sermons must again be closely expository so that the church really hears God's word, not human opinions. The exposition of the word in its richness will confront our sinful ideas, values, and ways, ensuring that worship will not be simply soothing and comforting. The Bible must be read as a central act of worship, not only to inform, but as an act of reverence and thanks to a God who has revealed himself. So, kita nyo, central ang preaching. Kaya yan ang pinakamahalaga na part ng service. Hindi ang offering, hindi ang anumang mga bagay, the preaching of the word. And number three, the spirituality of Christ. Yung worship should be spiritual and orderly. So, therefore, ang gusto natin dito yung word, the spiritual at orderly. We do not want to quench the spirit by emphasizing yung pagiging orderly natin, pero wala na yung freedom ng spirit. Sabi dyan, we should do all things decently and in order. So, which means, i-balansein natin. Huwag nating payagan yung bizarre actions dito na for the sake na sasabihin freedom of the spirit to, mamagsigaw-sigaw ako, eh gusto ng Diyos magkaroon ng order. Kasi pag may walang order, hindi yan pinamamahayan ng banal na spirito, yung disorder. So therefore, balansin natin. We do not quench the spirit by overemphasizing order, but we must also reject indecency as an excuse in the name of freedom of the spirit, no? So kung halimbawa talagang you have been affected by the sermon, no? Kahit nagpi-preach ka or nakikinig ka, you can cry kung yun ang ano mo, di ba? Pero you have to make sure na hindi ka gumagawa ng bagay na pinlano mo ito o kaya para makakuha ng pansin or at the same time ay magkakaroon ng kaguluhan dito sa worship. Okay? Because you do not worship individually. You worship as a corporate body. Now, ang pinakamahalaga dito is let us now discover kung ito pala yung New Covenant Public Worship. Tignan ninyo kung makakatulong ang lahat ng ito na sasabihin natin. This is what we call the substance or the elements of public worship, no? So, the elements are those things commanded that are part or substance of worship. So, sa public worship pala ng people of God, meron tayong tinatawag na mga elements. Ito yung mga parts. Kumbaga, ito yung inutos ng Diyos. The elements are those things commanded. Eh, di ba? Ang sabi natin, regulative principle of worship, ginagawa lang natin sa worship natin, hindi lang pinagbawal, kundi yung hindi inuutos, hindi natin gagawin. So kung hindi ito inuutos, ito yung sinabi, ito yung inuutos, ito yung gagawin nyo. Magkanta kayo, mag-preach kayo, ganito yung gawin nyo. So gagawin natin yun, tuturing natin yun na mahalagang substance ng worship. Diba? Ito yung sinasabi ng 1689 sa chapter 22. Ang chapter 22 ng 1689, this is about the religious day of worship and Sabbath keeping. Sabi niya sa paragraph 5, the reading of the scriptures, preaching and hearing of the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God to be performed in obedience to Him with understanding, faith, reverence, and godly fear. Moreover, solemn humiliations with fastings and thanksgivings upon special occasions
ought to be used in a holy and religious manner. Okay? So, ang ibig ko sabihin dito is, ang confession of faith natin, delineate na niya, in-underline na niya sa atin itong mga parts ng worship. So, now, ang sasabihin nila, kung ano lang yung sinabi sa Bible, iniutos, paano yan? Ba't kayo naka-aircon? Wala naman yan sa utos ng Diyos na mag-aircon kayo. Now, this is a common question na hindi naintindihan ang regulative principle of worship. Kaya tingnan nyo, ang sabi natin is, ang iniutos are what we call elements. Ang elements is substance. Pag sinabi mong aircon, microphone, nung panahon ng una, walang aircon, walang kuryente, nakakapag-worship sila. In other words, ito, hindi natin ito tatawaging elements. Hindi ito mga parts or substance ng worship kasi pwedeng walang microphone, walang aircon, wala yung mga upuan dati sa pag-worship. Yung mga parts lang. Ang aircon at saka yung microphone, this is what we call circumstances. Okay, so memory natin. Kung regulative principle worship tayo, lagi mong isipin yung dalawang bagay na yun. Elements of worship, circumstances of worship. Ang circumstances is what I call the ordained servants ng elements. Ang ibig ko sabihin ng ordained servants, servants of the ordained parts of worship, ito yung tagatulong para yung elements mas ma-enjoy natin. So in other words, kailangan natin ng isang lugar kapag sinabi ng Bible, kailangan mag-meet together tayo para mag-worship. At pag nag-gather tayo, kailangan natin ng space. At syempre yung space para mas maintindihan natin maayos ang Word of God, kailangan maging komportable ito. Kailangan natin tingnan kung ano yung makakatulong. Hindi tayo maglalagay dito ng hindi makakatulong. Yun ang prinsipyo ng circumstances. Hindi pwede ng circumstances ay makakagambala sa worship. Pag hindi na niya natutulungan ang ating pag-worship, ang circumstance na di-defeat na yung kanyang purpose. Kaya yung confession, sinabi ng 1689, may mga bagay sa worship na hindi binanggit ng Bible, pero to be determined by the light of nature, Christian prudence, and general rules of scripture. Ano palagay nyo? Yung magkakaroon ka ng wall, kasi merong mga iba na ang gusto nila para daw mapakinggan yung pangangaral nila, nag-set sila ng mga speakers para pati yung mga kapitbahay mabulabog. Hindi sila naglalagay ng walls para daw makita kung paano nag-worship ang people of God, para maengganyo. Do you think nakakatulong ang mga yon? Di ba? Kailangan mo ng walls. Hindi ito paraan, panahon, para makita ng mga tao yung nasa lobo, yung ginagawa ninyo. Ang pinakamahalaga pag nag-worship is maintindihan ng salita ng Diyos pag ipinangaral. May panahon para sa pagpunta sa neighbors, pero hindi ito yung oras na ito na you are hitting two birds with one stone. At yun yung gusto nating emphasize. Kailangan ng Christian prudence. Kaya nga, di ba, naglagay tayo ng mga ganyan, pati yung pintura para maging komportable siya, maganda siyang tingnan, pati yung mga bulaklak na nasa harap at mga halaman para medyo maganda siya sa aesthetics at nakakatulong to sa atin. Now, hindi ito, pag wala yan, hindi na tayo makapag-worship, hindi pwede yung ganon. Circumstances ang mga yan. Sabi ni Lig Duncan, sa Perspectives on Christian Worship, no circumstance of worship ought to detract from its service of the public reading, preaching, singing, and praying of Scripture or the administration of the sacraments. The elements like reading, preaching, singing, praying, and seeing the Word are more important than the circumstances. Though these circumstances invariably either contribute to or take away from the God-appointed means and goals of public worship. So which means, ang gagawin natin, maglagay tayo ng anumang makakatulong. Pero kung makakadistract, wag na. Tingin nyo, pag naglagay tayo ng tarpaulin dito at yung malaking picture ng pastor nandito sa likod, makakatulong kaya yun pag nag-concentrate kayo, pag nakikinig ng preaching? I don't think so, di ba? Kaya kung mapansin nyo, very simple ang nasa background. It's not na ayaw natin ng art, ng aesthetics, but we just don't want na may makadistract every time the Word of God is being preached, no? So, punta tayo sa mga elements of worship. Number one, kung word-centered ang New Covenant, it's all about Jesus. Therefore, ang gagawin natin, iikot lagi tayo dito, no?
First, reading the Word. We should read the Word of God as a church. Since the Old Testament times, ang public reading ng Scripture, it has been the heart of worship of the people of God. Hindi yan something na parang ngayon lang. So, kayong mga nag-scripture reading, no? May malaking challenge ngayon sa inyo because you are leading the whole congregation sa Word of God as a congregation. Hindi yan nagbabasa ang congregation apart doon sa Sunday na yan na nagbabasa ka at nililid mo. Kasi nagbabasa tayo individually, but as a church, ito yung time natin to read the Word of God together. Diba? Sabi ni Lloyd Duncan, God speaks most directly to His people in the reading of His Word. Yet it is not uncommon for people to attend Christian church services today and never hear the Scriptures read. Indeed, one is perhaps more likely to hear a regular Scripture reading in a liberal liturgical service than in many evangelical services. The public reading of God's Word by the minister ought to be a highly anticipated event from the Lord's Day to Lord's Day, especially in our increasingly frenetic age when it is highly likely that many of our congregants have not opened their Bibles during the week. Eh, shame on us. We have not opened our Bibles during the week. But there are times na may mga taong ganyan at dito lang, no? Babasahin natin ang Word of God. Alam nyo, whenever we have scripture reading, we are telling everyone, alam mo, pwede tayong maglagay dito na magaling na speaker, magaling na magsalita, but walang tatalo sa wisdom at power ng Scripture. We submit na ang tunay na makakapag-address at ang mas kailangan natin is more Word of God rather than more words from any man. So, sabi ni Paul, ito daw yung sinabi niya kay Timothy sa 1 Timothy 4:13, di ba? Sabi niya dyan, Timothy, until I come, devote yourselves to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Ang 1 Timothy, sinulat niya kay Timothy, iniwan niya sa Ephesus. So dyan sa Ephesian Church, what you do is huwag mong kakaligtaan yung public reading of Scripture. Kasi yan ang ginagawa sa synagogue, sa Old Testament, ganyan ang laging ginagawa nila. At sa New Testament, hindi yan napalitan, mas naging central lamang si Christ. So, this is a good reminder ngayon. Sino ba ang scripture reader natin mamaya? Let the scripture reader give the sense of the word in the light of new covenant revelation. Hindi mo aagawin yung place ng preacher. Ayan ang dapat gagawin ng scripture reader. Iwasan niyang masyado siyang magiging mahaba na para nagpipreach na siya. Ang sabi sa Nehemiah 8:8 nung binasa sa Watergate, yung Word of God sa buong Israel, ang sabi doon, they read from the book, from the law of God clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. So ang purpose pala ng scripture reader is not to preach na may mini sermon. Ang gagawin pala niya is ibigay niya yung sense. Ano ba yung ibig niya sabihin para maintindihan? Para ma-prepare sila sa preaching, hindi para maging alternative sa magiging sermon. I do not want na ma-pressure yung scripture readers natin for today, pero gusto nating i-remind ang bawat tatayo dito ng scripture reading. Eh dito, tingnan nyo, si Lig Duncan, Presbyterian yan. Hindi naman tumatayo sa pulpit ang mga hindi ordained. Eh, para sa kanila, ordained ang gumagawa na. But as Baptists, we believe in lay leaders. So therefore, may mahalaga at napakataas na bagay kang ginagawa para sa paglilingkod ng mga people of God every Sunday kung nag-scripture reading ka. So make sure that the public reading of Scripture culminates to the preaching of the Word, not compete with it. Okay? A challenge, hindi lang sa scripture reader. All worshipers sa atin should anticipate this public reading as an important substance of new covenant worship. Do not treat it as simply a filler in the service. Minsan napapansin ko, pag scripture reading na, ito yung pagkakataon na medyo hindi muna ako mag-focus. Ano yun? Part yun ng public worship. Sabi ni Paul, huwag mong kaligtaan yung public reading of scripture. Kaya makinig tayo. Lalo na kung malalaman nyo. Alam nyo, sinisend lahat yan. Sinisend sa akin yung scripture reading, bago nyo marinig, sisend muna sa akin. Talagang piniprepare nila, and I heard, no? 3 hours, may time, 4 hours, pa parang preaching na itong gagawin nila. Pero talagang pinaghihirapan. At intimidated daw sila dito sa pulpit, and it should be. Dapat ma-intimidate tayo sa pulpit because this is not a place for our own opinions. No? This is the place for the Word of God. At yan ang isa sa na-appreciate natin sa Reform.
Number two, we should not only read the word, but we should preach the word. This is the appointed means, no, na to build the church of God. Ito yung pinlano, ito yung ginawa ng Diyos para maitatag ang iglesia niya. Walang ibang way, kundi preaching. Kaya wala kayong business na magstay sa isang church na wala na yung preaching, o kaya hindi na mahalaga, hindi na central ang preaching. We don't care kung ano man name niya, no, kung ano, basta ang mahalaga diyan yung pinaka substance is the preaching of the word. Sabi sa verse 17 in chapter 10, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Paano daw nagkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig ng preaching ng salita ni Kristo. And context niyan, di ba, yung pag-send out sa preacher. Which means, ang number one converting instrument is still preaching. Marami kayo naririnig, no? One-on-one, maraming na-save. No, ang tunay na converting, number one na instrument ng pagliligtas is still the preaching of the word. May halaga ang one-on-one na in-explain, evangelism, mahalaga yon. Pero the preaching of the word stands different. No? Kaya nga sa Bible, it is explicitly differentiated form of speech in the Bible. Iba siya sa teaching, iba siya sa exhorting, iba siya sa encouraging, iba yung word na ginamit. Yung word ay kerox, no? The proclaimer, the heralder, ang nage-herald. Ang kerox or preacher, yung town crier. Pag may hari, binigay niya yung message, ang gagawin ng messenger, yung town crier, yung herald, yung kerox, hindi niya pwedeng dagdagan, hindi niya pwedeng palitan, hindi niya pwedeng bawasan. So, no deduction, no alteration, no addition, yung message niya. Kaya nga, different ang preaching. Kaya mapapansin niyo, sa Sunday school, pwede ka magtanong, pero sa preaching, hindi ka pwede magtanong. Because ina-assume natin doon, what is being preached is the word of God. Ina-assume natin na tama yung pinipreach, no? So, therefore, we do not have question and answer for that sa preaching ng salita ng Diyos. Kaya ang preaching, para maging preaching siya ng word of God, it is the drawing. Di ba yung word na exegete is to draw out, sabi sa Greek. Anong ginagawa? Dinodraw mo yung meaning ng text na intend ng author, hindi ng sino mang preacher o ng sino man. So, gaya ng exegesis. Eh, sabi ni Hugh Oliphant Old sa about sa worship, sa book niya, sabi niya, from the very beginning, the sermon was supposed to be an explanation of the scripture reading. It is not just a lecture on some religious subject. It is rather an explanation of a passage of scripture. Kaya nakita niyo yung Sunday school lesson ko, topical siya, may text akong sisimulan, pero hindi ako mag-i-stay doon. But in the preaching, you should stay doon sa text at yun ang i-expound mo. Diba? Sabi nga ni John Murray, maraming mga preachers, they preach the truth but not the truth of the text. Pag gumamit sila ng text, ipipreach naman nila about discipleship, about tithing, about giving. Truth yun ng scripture, but not the truth of the text na ginagamit. At mali yun. Dapat itong text na ito, dito tayo magpo-focus. Kaya kapag exegesis, ang ginagawa mo, the result is expository sermon. Kasi ang exegesis is drawing out, ang result niyan sa homiletics is expository sermons. Hindi allegory, hindi kung ano-ano mang mga magic o barbecue, alam mo yun, o yung tinatawag na springboard, pupunta dito, lilipat, ganon. Hindi ganon ang gusto natin na pangangaral. So the point is expository preaching became the distinguishing brand of the Reformed faith or Reformed preaching, expository preaching. Sabi ni Lig Duncan, expository, sequential, verse by verse, book by book, preaching through the whole Bible, the whole counsel of God was the practice of many of the church fathers, Chrysostom, Augustine, all the reformers and the best of their heirs ever since. The preached word is the central feature of Reformed worship. This is perennial Protestant biblical conviction that needs to be recovered and redeployed today, especially in light of the current trend of dispensing with a sermon altogether, not merely just the expository ones, in favor of skits, readings, dialogues, videos, or sharing. According to Paul, teaching and exhortation are essential, non-negotiable components of the preaching of the church, which is itself a non-negotiable of biblical
worship. Okay? So, hindi kailangan na mag-seminary, hindi kailangan na mag-Greek or Hebrew, hindi kailangan maging theologian na yung iniisip nila kasi sinasabi, may nagsabi na sa akin yan, anong gusto mong sabihin, kailangan muna mag-aral ako ng Greek. Hindi, hindi kailangan yun. Napaka, kaya nga may translation na tayo, may mga Bibles, may mga helps na tayo. Pero make sure mo na tama yung pinipreach mo. Kung paanong, di ba, nagkukwento ka, gusto mo, pag kinwento mo, galing sa source, o kaya baka maging marites ka. E, ayaw mo yun. Gusto natin manggaling talaga sa salita ng Diyos. So, isa sa dapat nating bantayan is any attempt to intentionally mishandle the Word of God is to desecrate worship. Isipin nyo, no? Doon, nag-gather tayo, pumunta tayo dito, di ba? Nagbihis ka, pin-repair mo sarili mo, may mahalagang gagawin, yung appointment mo, hindi ka pumasok, ang sweldo mo sa isang araw, 5,000 a day, 3,000, or mamura man, maliit man, walang problema. Pero nag-gather ka, nag-plan, tsaka lahat ginawa mo. And then pagdating mo dito, maririnig mo kung gaano kagwapo, kagaling, o ka-fascinated yung tao sa kanyang sarili. Eh, hindi yun ang kailangan natin. Pag dumating ang temptation, we need na maaalala natin yung lakas at yung salita ni Kristo. Hindi yung mga bagay na pwedeng maging katatawanan. Hindi naman bawal na magkaroon ng laughter or jokes sa mga ganon, pero hindi pinipilit. No? So, this is very important sa atin. Sabi ni R. Kent Hughes doon sa Disciplines of a Godly Man, the unspoken but increasingly common assumption of today's Christendom is that worship is primarily for us, to meet our needs. Such worship services are entertainment focused and the worshipers are uncommitted spectators who are silently grading the performances. From this perspective, preaching becomes a homiletics of consensus, preaching to felt needs, man's conscious agenda instead of God's. Such preaching is always topical and never textual. Biblical information is minimized and the sermons are short and full of stories. Anything and everything that is suspected of making the marginal attender uncomfortable is removed from the service. Whether it be a registration card or a mere creed, taken to the nth degree, this philosophy instills a tragic self-centeredness. That is, everything is judged by how it affects man. This terribly corrupts one's theology. So, let us beware na hindi tayo mag-erode sa ganito. And let us be thankful, no, na we hear the Word of God proclaim. At every time na ma-hear mo yung Word of God, ma-preach correctly, you praise the Lord. You thank God. Hindi lahat ng mga tao sa Pilipinas o sa mundo nakakapakinig sa isang worship service ng Word of God. Yung iba, ang napapakinggan nila, hindi Word of God, Word of Man. No? Kaya yung mga sariling kingdoms nila o kaya politika na ang pinag-uusapan o kaya yung mga latest na nangyayari sa mundo. Diba? Minsan may narinig akong nag-preach nung kasagsagan ng pagbabalik ni Superman. Ang title ng sermon niya, Why the World Doesn't Need Superman. You know, it's good na minsan makukuha ka ng ganyan, magiging relevant ka, makakapag-communicate ka, but you do not force yung buong ministry mo doon sa mga nangyayari dahil may iwanan ka. No? Ang preaching, it will not always go out of style. And then number three, singing the word. Eh, mahalaga to. No? Singing the word. God's people have always been known as singing praises to Him in their worship. Makikita natin yan. Whether sa Psalms, sing the Lord a new song, sa Psalm 98:1, and then sa Ephesians 5:19, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Sa Colossians 3:16, inulit lang niya sinabi niya, pero yung singing with the Spirit, being filled with the Spirit is equivalent to the let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another, singing psalms and hymns, spiritual songs. So, ang ibig ko sabihin dito is, ang pagkanta, ang element, yung singing natin. Okay? Yung accompaniment, ang circumstance. Whether ang gagamitin natin ay guitar, piano, o kung ano man. Bakit, pastor, drums pala, circumstance, ba't di tayo maglagay? Okay lang yon kung makakatulong. But you know, kapag masyado ng malakas, yung accompaniment, hindi tayo kumakanta dito para lamang sa
accompaniment. Tumakanta tayo just for the accompaniment to help us para mas ma-express natin yung theology natin. Diba? In our singing. Eh, yung ganun. Napakinggan nyo na ba yung music ng Metallica? Ang Metallica, parang panta, you know? Gano'n siya kalakas nung kanilang instruments, ganun lang yung equivalent nung kanilang mga, yung kanilang boses. Kaya kung hindi ka mahilig sa malakas na sounds, hindi mo ma-appreciate yung kanilang genre at saka yung kanilang art. So, the priority is still biblical truth. Kailangan pag kumanta tayo, theologically sound, biblically rich. Hindi tayo kakanta nung the worship song na sobrang emotional siya. Tapos inamin niya sa huli, ang iniisip pala niya, dahil hindi naman naka-address kay Jesus, ang iniisip pala niya yung ex niya, hindi naman ang Panginoon. Kaya pala, ay nako, hindi ganito ang gagawin natin sa atin, no? At ang singing natin should be corporate, congregational. Hindi kailangan ng professionals, kailangan kung ano yung kayang awitin ng lahat. Dapat singable, okay? Singable ang ating mga worship songs. Hindi yung kailangan na kailangan mag-Regine Velasquez ka muna o ganito. Now, we appreciate yung mga talented sa atin, but then again, sa worship ng people of God, sa akin comfort ito eh. Pwede pala akong umawit ng kahit yung boses mo eh... kahit yung boses mo ay minsan eh, talagang nilo-lower mo eh para marinig mo, ha? Gusto kong mapakinggan yun pero nagpapalusot ka lang dahil ayaw mo parinig yun sa'yo eh. So, we sing the Bible when the congregation lifts its voice in praise for who God is and what He has done to them. Kaya mapansin nyo yung mga paborito naming hymns na nilalagay sa ating worship, hindi kadalasan yung gustong gawin ng tao. You know, Lord, I worship you, you are my ganito, you are, yung parang in-express lang niya, ganito. Mas gusto natin yung songs natin is reflection what God, who God is, and what He has done. Hindi yung kung ano man yung gusto mong mangyari sa Diyos, gusto mo. Pakinggan nyo to, sabi ni Terry Johnson, maganda itong book niya na Reform Worship. Our song should be rich with biblical and theological content. The current divisions over music are the heart of our worship wars. Yet some principles should be easy enough to identify. First, what does a Christian worship song look like? Answer, it looks like a psalm. The psalms provide the model for Christian hymnody. If the songs we sing in worship look like psalms, they will develop themes over many lines with minimal repetition. They will be rich in theological and experiential content. They will tell us much about God, man, sin, salvation, and the Christian life. They will express the whole range of human experience and emotion. Second, what does a Christian worship song sound like? Many are quick to point out that God has not given us a book of tunes. No, but He has given a book of lyrics, the Psalms, and their form will do much to determine the kinds of tunes that will be used. But simply, the tunes will be suited to the words. They will be sophisticated enough to carry substantial content over several lines and stanzas. They will use minimal repetition. They will be appropriate to the emotional mood of the psalm or Bible-based Christian hymn. Sing the Bible. So, ang sinasabi niya dito, may mga Presbyterians kasi at mga Reform na psalms lang ang ginagamit. Pero tayo, we don't believe na psalms lang. We can sing hymns and spiritual songs. Pero dapat may reflection ng theology ng psalms. E di ba yung mga psalmist, talagang experience nila. They felt na iniwanan sila ng Diyos and then later on nakarecover sila, nag-solidify ang kanilang faith. So what are we going to do is sa ating church is we will reject those songs na ang emphasis is to have a album na para lang kikita and then man-centered. Ayaw natin ang mga bagay na yun kasi those don't help sa ating relationship sa Panginoon. So we sing the Bible at iniisip natin maikikerry niya yung sinasabi namin 7-11, no? 7 words, 11 times repeated. Iniiwasan natin ang mga bagay na yun sa church natin. Let us beware, no? Yung current music popular among churches ngayon na dapat i-avoid. And I got this from Pastor Noel Espinosa. Ano ito? Sabi ni Pastor Noel, those songs that panders to felt needs, ano? Yung psychological therapy for feelings, hindi na kailangan mag-meditate sa truth, talagang kukuhanan ka ng feelings, no? Na mapapa yung maraming mga, wala naman masama sa mga actions, no? Pero kung
yung externalities ang proud ang magiging expression mo lagi at yun ang main, may problema ka. And then repetitive choruses. Alam niyo, repetitive choruses nang galing to sa transcendental meditation na parang, di ba, mantra. No? Ito yung gagawin mo, sasabihin mo paulit-ulit, ine-empty mo yung mind hanggang makapasok siya sa mind mo. We do not approve of this worship. And then yung absence of doctrine. What is wrong, outright and direct teaching, nagiging singable siya in music. Hindi niyo ba napapansin? Pag tinuro ko yon, heretic ako. Pero kapag ang worship leader, pwede niyang ipakanta. Ano yun? May disconnect. May inconsistency. Kung sinasabi nating mali ito, huwag natin siyang ikanta. Diba? Si Pastor Noel, may sikat na hymn na ayaw na ayaw niya naririnig. Sabi niya yung marami naman sa mga hymns natin, diba, na magaganda. Pero mayroon mga iba nakakalusot at poor in theology. For example, yung He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me a long life's narrow way. He lives. Salvation to impart. I know He lives. So tinanong niya, paano niya nalaman na nabubuhay ang Panginoon? He lives within my heart. Sabi ni Pastor, I don't care about your heart. Si Kristo, whether you believe in your heart o wala, He really lives because of the resurrection, of the historic event that happened. Marahil lang gustong gawin ng psalmist or yung gumawa ng writer is ipakita na nararamdaman niya si Kristo sa heart niya and maganda yung intention niya. Pero pag inawit mo yon, it appears na nakasalalay ngayon sa nararamdaman ng tao na ano, tapos he walks with me and talks with me. Alam niyo ba yung mga ganong language na parang nakakausap mo ang Panginoon nang directly, napakadelikado nung ganon. It is always a mediated fellowship pagdating sa Panginoon, no? No, we do not attack every songs or hymns, but we just say na may mga iba na nakakalusot sa mga hymns natin, di ba? So, mystical themes, direct contact with God through flights, at yon, touching, visions, yon, parang natatouch niya ang Panginoon, at ganito, hindi na ito yung panahon na natatouch natin. Tandaan nyo sa New Testament, ang mga disciples, ang mga apostles, sila ang nagsulat ng New Testament. Nakita nila si Jesus, nahawakan nila, malapit sila sa Lord's Supper. Pero never, pakinggan to, never ni isa sa mga writers nagsulat ng physical attributes ng Panginoon. Di nila binanggit kung anong kulay ng mata niya, kung gano'ng kahaba ang buhok niya. Hindi nila dinescribe ang physical na attribute ng Panginoon. Yung mukha niya, kung gwapo siya o ganito. Walang description explicitly. You know why? Because ang gusto nila, makipag-relate tayo sa Kanya not in His physical form, but in His Word through the Spirit. Ganyan ang Christian sa communion with God. Not through physical, but through spiritual. And then, oriented to entertainment. Ito yung mga naka-choreograph for the pleasure of an audience rather than directed to God. No? Pag nakita nyo, bigay na yung congregation, tsaka nyo, yano yung, pasabugin nyo na, yung fountain, yung usok, kailangan pag dumating. Nakita ko sa inyo, no, yung Resurrection Sunday, yung pastor, biglang nag-harness, napapunta doon, ginulat yung congregation. Ewan ko lang, sa preacher natin mamaya gagawin niya. Biro lang. So, what matters ultimately in singing is not the age of the hymn, but its ability to unite all the worshipers in their affection into one congregation praising God. Yan ang mahalaga. No? Hindi yung bago siya o luma siya. No, we do not blindly follow yung mga classic hymns. Hindi rin natin na parang i-accept dahil modern sila. Okay? So, dapat yung worshipers natin, kaya niyang i-unite. Ano ba yung affection ng buong congregation? Ang affection natin, i-unite tayo, kaya tayong hawakan ng isang hymn. Na, paano kung false teaching yung iba o ganun? Ayaw natin yon. Kaya kailangan pareho sinasangayunan natin na tama iyon. Sabi ni Lig Duncan, this is not a matter of style or mere preference. It is not a matter of when the text or tune was written. It is about singing texts that are biblically rich and theologically sound to tunes that adequately convey the message of the text without unnecessarily dividing the generations, cutting us off from our common Christian musical heritage, or unduly emphasizing subcultural or popular forms. It is about the use of musical forms that are suitable and encouraging for a congregation to sing in public worship. The purpose of such forms will be to help to unite truth and affection in our hearts.
working God's word deep within our being with an aesthetic quality that is both beautiful and evokes in us an aspiration to the expression of noble Christian grace-wrought virtue in combination with music and language that is mnemonically helpful. Ang point dito ni Ligdang Khan, hindi pwedeng neutral lang yung form. Alam mo yung form? Yung genre. Hindi pwedeng neutral. Total circumstance lang siya, pwede natin gamitin. Kaya sabi ni Ligdang Khan, subukan mo yung Amazing Grace, lagyan mo ng tune na let's say yung lively song. Okay, sabi ko sa inyo, budots, gawin mo yun, tapos inaawit mo, di ba? Amazing Grace. No, everything or every thing sa music natin ay may context. Hindi natin to pwedeng i-neglect or i-disregard, di ba? So, I hope na dito sa first three natin, no, would be enough for us sa ating Sunday school muna ngayon na makita, these are the primary elements, no, ng worship na we just do not parang gusto lang natin kakaiba tayo na stricto tayo, no? Ayaw nga natin ng masyadong stricto. Ayaw na natin ng katulad ng Old Testament at ng mga Roman Catholic na sacerdotal. Gusto natin malaya, pero may hangganan ng kalayaan. So we will read the word, we will preach the word, we will sing the word. May tatlo pa dyan at may mga explanation pa, but that would be sa next time na because yung time natin. Okay? So any questions sa first three elements na ito? You have some questions or thoughts? Sa mga worship team dito, repentance, baka may gustong mag-express ng biro lang. I mean, nakakausap ako mga members natin na former members sila ng worship team. Talagang hindi mo raw maalis, no? Yung element o yung temptation na mag-please at yung mag-perform ka talaga na parang makuha mo yung ganong response sa congregation. Kaya they have seen it na very enslaving at very man-pleasing, carnal madalas. Bagamat hindi lahat, no? We believe there's sincere people worshiping and doing ministry for the Lord, but I think this is a better safeguard sa atin. About sa singing the word pala, lalo na yung mga gifted sa boses, this is a time na, di ba, gusto rin natin na magkaroon ng magandang nakukuha natin yung tune. Kasi part yun ng pagiging tao at emotional beings natin at yung being, we are created in the image of God, we can appreciate art and beauty, di ba? So therefore, lakasan nyo yung mga boses nyo. Kami naman, kokontrolin namin. Pero i-express namin yung pagsamba namin. Eh, si Pastor Emilio dati, nung tinuruan kami niyan, nagsosong lead ako noon eh, pero never mind. May mga nag... May... Akala ko meron. Yan. Si Tatay Peter, may tanong po ba o thoughts? Doon sa heading natin, naalala ko yung kanta ng Simon and Garfunkel na
the last part of Sound of Silence is like this. And the people bowed and prayed to the neon gods they made. At least, yung mga ganun eh, naalala nila yung ganun, yung idolatry. And I'm glad. Sa mga experience ko po sa ibang churches, nakita ko yung mga ibang music leader na ang kinakanta puro bago na hindi alam ng tao. Para bang gusto lang pakita yung kanilang singing expertise talagang bibirit. Hindi naman alam ng tao yung kinakanta. Palaging ganun. How will you comment on this? Para sa akin, kung ako ang pastor nila, I would talk to them na hindi naman kagad i-assume mo na mali yung kanilang motive. Pero remind them na let us check, evaluate our hearts. What are we doing whenever we come here? Pina-prioritize ba natin yung mag-impress o ipakita natin yung ganito? Meron nga kami nun, di ba, nagsosong lead. Alam niyo ba yung Pastor Emilio, sosong lead, kailangan, ano, yung sinusot lang yung retainer pag nagsosong lead. So, huwag yun ang tanong ko sino, pero, but those were the early days, kasi nga, di ba, early days na ng Christianity, sabi ko, may kanya-kanyang pace ng growth, pero tayo, na we now know these things, at ito nga, napapanood pa nga tayo ng iba, sabi ko sa mga ano namin, sa nag-scripture reading at nag-worship leading, let us check our hearts. We do not come here to impress, but let us do our best. Kasi we, sabi nga ni Pastor Noel, we need to be our best self. Hindi naman mali yung gawin mo yung best mo kasi this is service to the Lord, di ba? At huwag tayo maging judgmental kagad na ganun. Pero kapag nakikita na natin, parang medyo, alam naman natin yan, di ba? Parang nagmama-impress or ganun. For sure, we will be gracious, but kailangan na ma-remind yan. At mare-remind at mare-remind yan ng mga kapatid natin, lalo na ng pastor. Si JM. Worship team ka din ba dati? Yes. So gusto ko lang po, thoughts lang. Yes. I want to appreciate yung ano yung word-centered worship kasi sa ganoong worship yung before, yung nagkakaroon ng tawag kasi praise and worship. So tama po kayo, worship leader ako before. So nagkakaroon ng thoughts. I just want to share na merong two elements ang worship. So praise and worship, tsaka preaching. So magkaiwala yun. Sa praise and worship, dun yung parang mas holier in a way na kasi nagkakaroon ng parang mediation yung worship eh. So, ganun lang tinuro sa inyo? Yung worship leader usually ay parang nagiging mediator. So, yung ano po. And I appreciate yung sa RPW, which is a regulative principle, dahil nakacenter sa word ang worship. And using words na galing sa scripture or theologically correct, hindi lang yung paulit-ulit na praises na nakakaroon ng nananumb yung isip mo, nakapikit ka lang, you're just singing paulit-ulit ng words and yet you don't fully worship God. You just think about yourself, your husband, your wife, or your family. So, yun, I just want to share na thankful ako sa regulative principle. Oh. In the words nga rin ni Pastor Noel na example na lagi niyang ginagamit, compare mo daw yung mga ganong riches tsaka yung repetitive choruses. Example daw yung kay Charles Wesley na, "Oh, for a thousand tongues to sing the great Redeemer's praise." Ano yun sa susunod doon? Kita mo yung if he will have a thousand tongues, he will sing the joy of the Lord. He will sing yung glory ng Diyos. E, compare mo daw yun. I've got the joy down in my heart. Tatanong ka, where? Down in my heart. Parang very introspective, very sa sarili mo. Nakapokus lagi sa sarili mo. Si John, last. Regarding po doon sa word na worship leader, kung nakasentro po sa preaching at saka sa word of God yung worship natin, may narinig ako na parang ang dapat na tawaging worship leader talaga is the pastor, the preacher, hindi talaga yung
quote-unquote worship leader. Correct. Kaya sa mga iba, presider. Actually, ginagamit ko na yan lately, yung word na presider. Pero dahil nakasanayan lang natin, nagagamit natin. But later on, hopefully, mapalitan na natin siya. No, presider ang nagpe-preside. Pero gusto ko rin siya kasing makita na parang they lead the people sa pag-worship. Dahil yun ganun. At Baptist naman tayo, we allow yung ano, kaya sa mga reform na kailangan ordain, kaya dapat sila talaga yung pastor ang tinatawag na worship leader. Yes. Gusto ko lang sana i-verify yun, hindi kasi ako sure. Ah, hindi, tama rin. I believe din ang worship leader talaga yung preacher, yung pastor. last na lang si kasi may mga contemporary Christian bands na ginagawa nila. Kukunin nila yung hymns, tapos parang papalitan nila yung melody, gagawin nila into more contemporary-like melodies, kanya. Tapos, ang gagawin ng ibang churches is gagawin nila yung version na yun para pag sa congregational worship nila is contemporary pa rin, may band pa rin. Pero yung lyrics ng hymn, i-retain nila. So, paano po kayo gawin dun sa ganung instances na? Yes, in-address ni Lig Duncan yun. I-address ko rin sa end ng ating lesson. Magkaroon din tayo ng graciousness na magde-determine dyan daw ang mga worship leaders at yung mga pastors or elders. Na sila magde-determine kung ito ay nakakatulong na ba. Let us be gracious, extend natin. Kasi yung iba, para sa amin, makakatulong to sa, di ba, subjective eh. Ang circumstance na to, makakatulong siya sa element ng worship sa amin. We are comfortable kasi contemporary naman, millennial lang age namin, ganun. So, let us extend din yung ganung grace. But at the same time, may warning na kung magiging ganun, kada kung ano lang ang mauso, magiging parang reflection mo, parang di ba, kung ano yung mauso, at gaano ka ganda yung magiging result nun sa ating church. Yung culture, hindi basta-basta, hindi wise na lagi papalit ka after 10 years, ito naman yung magiging genre mo, ganon. Ang proven talaga is hymns, kahit noon pa, kahit sa Bible, may ganon. So, magiging wary dapat tayo at cautious or careful sa mga ganong bagay. But we should not close our doors kasi this is just a circumstance. As long as ma-determine ng elder or elders, I think nakakatulong din naman to. For example, yung God of Mercy, God of Grace, di ba? Ano yon? Yung kay William Cooper na God Moves in Mysterious Ways, sinamahan nila, and even Grace Community Church sing it. So I think ganun, nasa reasoning ng eldership na gagawin nila yan. At total circumstances naman. Pero wag naman mag-ganun, no? Yung mga slip na to, kaya mga banda na metal na, tapos sa ganun. Okay, so let's end our Sunday School. Next week, we'll continue. Heavenly Father, we thank you for the reminder ng ganitong bagay. Our intention is to preserve our worship na may reverence at may pagpuri sa inyo. Masulit namin ang lahat na pwede namin masulit, hindi ma-desecrate ng mga typical na mga worship services na nakikita namin. But Lord, this is not intended to embarrass others or to be self-righteous. Huwag mo kaming hayaan na mag-erode kami doon at maging gracious kami, especially when we are in other churches and we try to see yung mga maganda sa ginagawa nila. After all, may mga persuasion kami at may persuasion din sila na maybe different. We should not. Hindi namin dapat ikahiya ang aming position, but we should be gracious din sa mga ibang position. Thank you so much, Lord. We ask this now in Jesus' name. Amen.